nag-decide ako kasi lumuhod ako sa kanya eh. Mm. Sabi ko sa kanya, "Nak, kung may problema ka sa akin, sa family natin, kay daddy mo, mag-a-adjust kami, aayusin namin, magbabago kami. Huwag ka lang umalis. Magtuloy ka lang ng pag-aaral. Lahat ng pakiusap. Gusto mong mag-home study, gusto mo nang maglipat ng school, lahat gagawin ko. Para lang ano, huwag kang umalis. Magtapos ka lang ng pag-aaral. Pag nakatapos ka ng pag-aaral, iwan mo na kami." Yun yung mga sinabi ko sa kanya. Pero sarado na yung isip niya. Kaya yun yung time na alam ko, may ginawa sila sa anak ko. Alam ko, mayroong isang laban na pinasok ang anak ko na hindi ko alam kung ano. Na kailangan kong kunin yung anak ko kasi si AJ po talaga, mahina ang loob niya. Hindi nga niyang kayang pumunta sa counter para humingi ng ketchup. Hindi niya kayang bumili ng something na siya mag-isa. Lagi siyang may kasama. Kaya alam ko sa sarili ko, may humahawak sa anak ko. Kaya yun po, talagang nanindigan ako na hindi ka aalis ng bahay at magiging matigas ako para sa'yo, para maprotektahan kita. Pero iba na po talaga yung kanyang ano, kaisipan. Yung, alam niyo po yung, sobrang laki nung ginawa nilang damage sa family ko. Doon na po na nawalan ako ng direction sa buhay ko. Na sinabi ko na sa asawa ko na kung may mangyari man sa akin, handa naman ako. Hindi ko lang kayang iwan si AJ na kahit anong sabihin nila na may dalawa pa akong anak na si AJ, hayaan ko lang daw. Ang punto ko, paano kung hindi na makauwi ng buhay yung anak ko? Kaya maraming kabataan ang namamatay. Kasi minsan, yung lumalabas sa mga magulang nila, akala nila siguro ganun lang kadali yung pinasok ng anak nila na makakalabas pa sila. O hindi po sila makakalabas kung walang kukuha sa kanila. At sinabi ko din na siya yung may work. May dalawa pa kaming anak na at least yung mga anak ko, mabubuhay pa ng maayos yung dalawa. Mahal ko lahat ng anak ko, pero si AJ ang kailangan ng tulong ngayon. Kung merong mang panahon na masigit niya akong kailangan, ito yung panahon na yun. Dahil siya ay ginagamit, hinahawakan. Merong, alam niyo po ba yung kamay, yung invisible hand na hindi natin nakikita pero sobrang kapit yung hawak sa kanya na akala niya siya yung nagde-decide, na akala niya siya yung may kagustuhan. At sa akin, yung buhay ko bilang ina, ako yung nagbuhay sa anak ko. Mula nung pinanganak ko siya, sobrang mahal na mahal ko yung anak ko. And I'm willing to give my life para sa kanya. At yun yung hindi nila makukuha sa akin kahit anong gawin nila. Hindi nila dapat pinakialaman ng anak ko at hindi sila dapat nakikialam ng anak ng may anak. Isang mukha lang po ako ng ina. Lahat po ng ina ay tulad ko. Yes. Yung ibang magulang nga lang po, mas mahina kesa sa akin. Nagkataon lang na kilala ko si AJ at alam ko na walang ibang kukuha sa kanya kundi ako. Gusto kong malaman, bakit nga ba dinala yung anak ko sa Baseco Kumpang? Bakit maraming mga CCP NPA front organization dito sa Baseco Kumpang dinadala yung mga bata? At meron din sa San Roque at sa iba pang mga mahihirap na lugar. Na-curious po ako sa Baseco kasi nung time po na bagong recruit si AJ, dito siya dinala. At dito po nagre-recruit si AJ ng iba pang mga kabataan. Ito po yung dahilan kung bakit lumabas ako sa Senate. Dahil natakot po ako na may ma-recruit ang anak ko dito sa Baseco na kung saan hirap na sila sa buhay, ma-recruit pa yung anak nila na nag-iisang pag-asa nila sa buhay. At kung ako yung anak ko, napigilan ko. Pero si AJ, yung mga na-recruit ni AJ, hindi ko mapipigilan. At yun po yung masakit sa akin na magkakaroon ng dugo sa kamay ng anak ko na wala akong ginawa. Kaya po mas pinili ko na lumabas at ipakita sa
buong bayan kung ano yung ginawa nila sa anak ko na biktima si AJ, biktima mga kabataan. Ano po ba ang meron sa Baseco? Marami po ang nagsabi sa akin na ang Baseco daw po ay pugaran ng mga kriminal. Dito daw po dinadala yung mga NPA. Laging may riot. Laging ang mga tao dito ay gusto ng instant money. Puro po mga bad things. At karamihan nga daw dito yung Muslim. Pero napakalaki po ng diferensya ng mga sinabi nila sa akin. Although, may nakita po ako na katotohanan. Pero para sa akin unfair po na hindi sila na mabigyan ng isang opportunity para mabago yung buhay nila. Wala po akong pera na ipamumudmud sa kanila. Pero yung natutunan ko mula pagkabata ko, pwede kong i-share sa kanila. And at the same time, kung ano yung ginawa sa anak ko at kung ano yung nangyari sa pamilya ko, pwede kong i-share sa kanila that even the information drive can save the lives of their children. At yun po yung pinangahawakan ko ngayon. At dagdag na lang rin po dito yung yakap kariton para sa pag-ahon at ang yakap karunungan laban sa kahirapan. Ito po ang aming goal at aming programa sa Yakap ng Magulang Movement. Gusto ko pong ipaalam sa inyo na kami po sa Yakap ay talagang bumababa sa Baseco upang kilalanin ng mga tao dito, upang malaman natin kung ano po ba ang bukod sa mga naayos na lugar o mga bahay, ano ba ang totoong kailangan nila. At yun po yung pag-uusapan natin. Sinabayan ng panawagan ng ilang grupo tulad ng Yakap at League of Parents of the Philippines ang pagdinig ng Commission on Elections sa disqualification case na inihain ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC laban sa Kabataan Party List. Nais ng mga ito na huwag payagan ng COMELEC and Bank na makasali pa sa darating na halalan ang Kabataan Party List at ibang mga party list group ng Makabayan Block tulad ng Gabriela, Anak Pawis, ACT Teachers at Nurses United. Nandito po kami ngayon sa COMELEC para po ipanawagan sa mga commissioner na i-disqualify na ang Kabataan Party List pati ng Gabriela at ang iba pa nilang kasama sa Makabayan Black dahil napakarami po nating ebidensya na kumukonekta sa kanila. Sa pagkawala ng aming mga kabataan at ang iba pang kabataan sa buong bansa. Naniniwala ang grupo na sa dami ng party list ng Makabayan Block, nakakakuha ang mga ito ng malaking pondo sa gobyerno na siya rin ginagamit anila laban sa mga tropa ng pamahalaan. Ayon kay Relesa Lucena, ina ni Alicia Jasper na nirecruit ng grupong Anak Bayan, mahalagang maikonsidera ng COMELEC ang kanilang hinaing para sa kapakanan ng maraming kabataan at kapayapaan ng mga magulang. Nangangampanya sila ng mga politiko na kung ang mga boboto nga dapat 18 years old eh. Tapos yung mga nagkakampanya sa kanila 16 years old, 17, wala pa sa minor age pa. Wala silang hiningin consent sa akin na pwede nilang gamitin ng anak ko, na pwede hindi pumasok ang anak ko ng eskwelahan para lang maikampanya sila. Suportado ng mga ito ang ginagawa ngayong hakbang ng NTF-LCAC laban sa mga komunistang grupo. Samantala, kanilang umaga ay unang nagtungo sa COMELEC ang ilang miyembro ng Kabataan Party List. Gusto naman ng mga ito na i-dismiss ng poll body ang disqualification case na inihain ng NTF-LCAC laban sa kanila. Ang NTF-LCAC anila ang dapat i-abolish o alisan ng pondo dahil sa walang tigil nitong pangre-red tag sa iba't ibang grupo kasama na ang mga kabataan. Sa observation natin, puro red tagging lang yung ginagawa ng NTF-LCAC, no? Hindi tinatantanan yung mga lehitimo at progresibong organisasyon. Nakiusap din ang mga ito na sa halip ang Kabataan Party List ang alisin sa mga party list group, ay pansinin umano ng komisyon ang bogus na party list ng NTF-LCAC na Malasakit Movement at Duterte Youth. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tapos siguro sindikato ang hindi.
po yung mga magulang, yung mga nasa laylayan, kapul sa kapul, nakikiusap sa inyo. Tulungan nyo kami na mahinto na itong pagre-recruit nila sa mga estudyante at sa mga kabataan. Wala pong sinamang nagkarapatan sa aming mga anak. Hindi porket mahirap kami, kami lang yung maaapihin nyo. Hindi porket yung mga mayayaman, hindi nyo pwedeng galawin. Maawa kayo sa amin. Yung mga anak namin, sila yung buhay namin. Sana po pakinggan nyo kami. May panawagan na lang po kayo sa mga magulang ko na nag-aano sa infiltrated schools. Nakikiusap din po ako sa mga magulang na maging alert po tayo. Be worried dahil yung mga bata. Matalin lang po yung organization. Hindi nyo alam, unti-unti na pong ginugroom sila. Huwag nyo pong antayin na yung anak nyo ay kayo mismo ang kalabanin at hindi lang ang gobyerno. Sana po makisipagaling po kayo sa mga kabataan na nawawalan. Hindi po porket hindi ito nangyari sa inyo ay hindi na ito mangyayari sa inyo in the future. Wala pong siguraduhan ng bukas. Pero ang meron lang po tayong sigurado ngayon ay meron banta sa ating mga anak, lalo-lalo na sa mga anak mo na nag-aaral sa mga senior high school. Dapat niyo pumuprotekta sa anak ko. Bakit kayo? Principles and beliefs have separated this mother and daughter. Na, andito kami, naghihintay kami. Kami yung tunay mong pamilya. Kami yung tunay mong mamahal sa'yo. Kami yung tunay na may pangarap sa'yo. Hihintay ka namin. Talagang welcome yung pintuan natin para sa'yo. Kaya umuwi ka na. Pamilya tayo, alam mo yan. Tama na. Tama na dyan. Wala nang magandang mangyayari sa'yo dyan, anak. Umuwi ka na. I prefer not to talk to them. Hindi po ako nawawala o kinidnap dahil voluntaryo po akong sumari sa anak bayan dahil nakikita ko po ang pangangailangan ng pagkilos mo ng kabataan. Uli mo yung anak mo! May tuloy sila natin sa ba? Hilain mo! Ha? Anak mo yun! You have all the right in this world to put your daughter into your custody. Sila wala siya karapatan. Kaya pag sila ay mahalan sa'yo by police na mabutikta sa'yo. Kaya lang po, kahit kumahit-kahit ko kasi yung anak po, baka tumakas na rin siya. Yan ang problema. Kahit sarap na may minamahal. Sinasabi ko niya, kapatid ka dyan. Mag-aral ka muna. Sabi niya sa akin, mama, mamundok na lang kaya ako. Sabi ko sa kanya, alam mo, para ba gamin akong pinatay? Talagang merong mga grupo na organization tulad ng kabataan, anak bayan, itong AX, Gabriela, bayan muna. Sila yung mga grupo na nangririkot ng kabataan. Sa tuwing ay naalala ka, sa panarap namin kasama ka, ikaw ang naalala sa aking pag-iisa na nang ibibigin pantangan sa aking pag-iisa. Ang lupit talaga ng mga dilawan. Akala nila yung kalidad ng utak nila ay kalidad ng utak ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga nasa realidad. Isipin mo, katanggap-tanggap daw ang ginagawa nila yung nakabubuhan na presidente ang kanyang itinatakbo. Grabe. Buti sana kung ang kalaban niya ay yung kapwa rin niya tanga. Labanan to kung ano yung kaya niyong gawin sa Pilipinas at kung ano yung mapapatunayan niyo at kung gaano kakatapang para ipaglaban ang pagbabago ng Pilipinas. Ano bang pagbabago ang gusto mo? Gusto mo lang maalis ang NTFL CAC?
manatili ang CCP NPA dito sa Pilipinas, alisan ng pondo ang mga barangay development. Ito ba ang pagbabago na gagawin mo sa ating bansa? At kung tingnan nyo kami, para bang napakaliit lang namin na tao na hindi kayang umunawa at hindi mag-aasam ng isang pagbabago para sa aming mga kabataan. Hindi nyo alam na ang matatalino ay nasa masa. Na ang mga matatalino ay yung mga matatanda na naka-experience at nakakita ng lahat ng mga nangyayari. Mula nung dumating ang martial law hanggang sa mawala, hanggang sa dumating si President Duterte. Hindi kami kasing tanga nyo. Na tulad ng ginawa nyo kay Mar Rojas na inilagay lang ng mga Pilipino sa inodoro. Napakalayo ng agwat ng boto. Dinaya nyo pa ngayon eh. Nakita nyo ni isa sa 8 diretso nyo, walang pumasok, lahat papunta sa inodoro. Hindi ko alam kung talagang hanggang ganyan lang yung kapasidad ng utak nyo at dinadamay nyo kaming mga Pilipino. Sa kapwa kong mga magulang, huwag nyo pong hahayaang maupo si Lenny Robredo bilang presidente at si Kiko Matsing. Sila po ang pangunahing nagtatanggol at pumuprotekta sa CCP NPA NDF sa kadahilanang nais nilang buwagin ang NPF LCAC. Ito po hindi katanggap-tanggap sa ating mga Pilipino dahil for the first time, binaba ng national government ang pagtulong sa ating mga Pilipino sa pinakalaylayan at lalong-lalo na sa liblib. Huwag po natin hayaang maupo si Lenny o sino man sa mga dilawan. Tayo po ay magkaisa para sa pagbabago. Kailangan po natin ng federalismo. Nakakatakot po ang ginagawa ng mga eskwelahan o ng mga private schools and ACT teachers sa pagbe-brainwash sa ating mga kabataan na ang pangunahing kanilang itinatatak sa isip ng ating kabataan na maging critical. Ang pagiging critical ng ating kabataan ay may impluensya nitong mga CCP, NPA, NDF. Ang mga relihiyon ay dapat nilalabanan ng komunista dahil communism is against God. A religion of no God. Ito ang dapat pangunahing nilalabanan ng ating mga relihiyon at hindi nakikialam sa mga pampolitika o pampolitikal na away ng gobyerno dito sa CCP, NPA, NDF. Lumalabas na pumapabor itong mga eskwelahan, especially karamihan po sa mga nakausap kong mga magulang ay nanggaling sa Catholic school. Hindi ko sinasabing lahat. Pero karamihan po ang mga batang nararadicalize ay galing sa Catholic school at nanggaling na rin po ito mismo sa mga activists na karamihan ng kanilang mga kasamahan ay galing sa Catholic school. This is very alarming na sila mismo ang nagtuturo sa mga kabataan at sila mismo ay direktang nagra-radicalize sa ating mga anak para iboto yung mga maling tao. Maraming nagparehistro ngayon para lang iboto si Lenny at ang nakakatakot si Lenny ay sinusuportahan ng CCP, NPA, NDF at gustong ipa-defund ang National Task Force to End Local Communists. Ang mga magulang ay lumalaban para magkaroon ng magandang kinabukasan ng mga anak at maayos itong lipunan at magkaroon na mawala na ang pagkahati-hati. Pero itong mga eskwelahan na to, itong mga guro na pangunahing nag-iimpluwensya sa ating mga anak ng sinatawag nilang pagiging critical, anong klaseng critical yon na pagiging bias? Tinuturuan nyo ang aming anak sa paraan na very idealistic sila na hindi pa nila naiaapak ang kanilang paa sa katotohanan at realidad. Huwag niyong buhayin ang aming mga anak sa idealistic o ideal world dahil walang katotohanan to nang galing kami dyan. Huwag niyong linlangin ang mga kabataan at this is very alarming for us parents. Maging mapanuri po tayo, makialam tayo sa ating mga anak. Wala akong pakialam kahit anong taon pa sila. Dahil the mere fact sa atin sila nanggaling, tayo ang nag-anak sa kanila. Meron tayong pakialam, lalong-lalo na kung buhay nila yung pinag-uusapan at kinabukasan. Hindi mga guro, hindi o yung mga reliyon, kundi tayong mga magulang lamang. Yes, I'm an activist.
dati simpleng nanay lang po ako. Nasa bahay lang ako, nag-aalaga ako ng mga anak ko, minsan tumutulong ako sa asawa ko, sumasideline ako. Pero dahil kinuhanan nila ako ng anak, nirecruit ng anak bayan at ng kabataan 40s, ginawa nilang CCP NPA ang anak ko. Pinag-recruit nila ng ibang kabataan sa komunidad ng Baseco at iba pang lugar. Kaya po ako naging activist. Gusto kong ipakita na hindi masama ang pagiging aktivista. Pero ang mga organisasyon na binanggit ko tulad ng Makabayan Black, sila po ang masama dahil ginagamit po nila yung mga kabataan para meron silang mapasampas sa kabundukan. At anak po ng iba ang ginagamit nila at hindi yung mga anak nila. Dahil yung anak nila masaya at kampante, masarap ang buhay na nasa loob ng bahay, nangingibang bansa. Pero po anak po ng iba ang ginagamit nila at namamatay sa kabundukan. Ginagamit nila ang issue ng lipunan para i-agitate ang mga kabataan. Kaya po ako naandito para sabihin sa lahat ng mga magulang na merong kapahamakan sa kanilang mga anak, na maaari kahit anong alaga natin sa ating mga anak, kaya nilang baliktarin ang kaisipan dahil gumagamit po sila ng psychological manipulation na hindi alam ng mga magulang. Minsan pag nalaman nila, huli na po. Dahil yung manifestations, huli na naipapakita. At yung mga bata, natuturuan po nila na itago ito sa mga magulang. Kaya po, kapag gusto nilang makuhang muli ang kanilang mga anak, huli na. Dahil tuluyan na pong nakuha ng CCP, NPA, NDF na rewired na po yung kanilang kaisipan. At ito po ang pinaglalaban ng yakap ng magulang movement.